Magandang araw, klase. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay tungkol muli sa cognitive development. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ating talakayan ay iikot lamang sa cognitive development, particular na sa ika-apat na stage o mas kilala bilang formal operational stage. The formal operational stage is the fourth and final stage of Jean Piaget's theory of cognitive development. It begins at approximately age 12 and lasts into adulthood. Tapos na nating talakayin ang sensory motor stage, tapos na rin nating talakayin ang pre-operational stage, at kamakailan lang, tatalakay na rin natin yung tinatawag na concrete operational stage. Ngayon naman, dadako na tayo sa ika-apat at huling stage ng cognitive development. Ito ay ang formal operational stage. At this point in development, thinking becomes much more sophisticated and advanced. Kids can think about abstract and theoretical concepts and use logic to come up with a creative solutions to problems. Sa nakaraang video tungkol sa concrete operational stage, sinabi doon na malawak na yung pag-iisip or pag-unawa ng isang bata logically, pero hindi pa siya ganun kaalam or hindi pa ganun kalalim yung kaalaman niya about abstract ideas and hypothetical idea. So, dito na mangyayari yung idea na matututo na siyang unawain yung mga abstract ideas and hypothetical ideas. Jean Piaget's research. Jean Piaget tested formal operational thought in a few different ways. Two of the better known tests explored physical conceptualization and the abstraction of thought. Itong part na to, wala to sa mga naunang video about cognitive development. Kaya nais ko na mas bigyan nyo ito ng halaga at mas bigyan nyo ng focus. Conceptualizing balance. One task involved having children of different ages balance a scale by hooking weights on each end. To balance the scale, the children needed to understand that both of the heaviness of the weights and distance from the center played a role. Dito pa lang sa situation na nabanggit, makikita natin kung yung mga formal operational kids ba ay may logical thinking na, may abstract thinking na, nakaiinti na rin ba ng mga hypothetical thoughts. Younger children around the age 3 and 5 were unable to complete the task because they did not understand the concept of balance. Ibig sabihin dito, yung mga batang nasa pre-operational stage, hindi nila na-solve yung situation sapagkat hindi pa nila alam yung mga ganong concept, hindi pa nila alam yung ganong logic. 7-year-olds knew that they could adjust the scale by placing weights on each end, but failed to understand that where they put the weights was also important. Yung mga bata namang nasa 7 years old, which is probably nasa concrete operational stage, alam na nila kung paano mag-work. Yun nga lang, hindi pa ganun ka-concrete yung idea na mayroon sila. Kaya ang nangyayari, hindi pa rin fully solve yung situation na inihain ni Jean Piaget. By age 10, the kids considered location as well as weight but had to arrive at the correct answer using trial and error. Yung mga bata na 10 years old, nakukuha na nila kung paano gagawin. Yun nga lang, hindi pa rin concrete yung pinaka-solution na naisip nila. Dahil naisip lamang nila yon through trial and error. Ibig sabihin, marami silang ginawang way at nung na-tsempohan nila yung isang way na yon, dun pa lang tumama. Ibig sabihin nga, trial and error lang yung ginawa nila. Hindi talaga nila totally alam or 100% na alam. It was not until around age 13 that children could use logic to form a hypothesis about where to place the weights, to balance the scale, and then complete the task. Itong last batch, which is yung mga batang may edad na 13 years old at under ng formal operational stage, sila na yung batch na kung saan nakuha nila yung tamang solusyon doon sa situation.
nakuha nila yung solusyon doon sa situation hindi dahil sa trial and error, kundi nakuha talaga nila yun kasi inintindi nila yung situation. Pinag-combine nila yung kaalaman nila sa logic, kaalaman nila sa abstract, and then kaalaman nila hypothetically. Abstraction of ideas. In another experiment on formal operational thought, Jen PJ asked children to imagine where they would want to place a third eye if they had one. Younger children said that they would put the imagined third eye in the middle of their forehead. Ngayon naman, ang ginawa ng mga experiment ni Jen PJ is yung tinatawag na abstraction of ideas. Dito, pinamili niya yung mga bata kung magkakaroon sila ng third eye, saan nila ito ilalagay. Yung mga bata, nilagay nila iyon dito sa gitna ng kanilang dalawang mata or dito sa noon niya. Which is, di ba, ganun naman talaga lahat ng third eye. All the children, however, were able to come up with a variety of creative ideas about where to place this hypothetical eye and various ways the eye could be used. Yung mga older children, naging creative sila kung saan nila ilalagay yung mga ekstrang mata, and then sinabi rin nila kung saan nila iyon gagamitin or paano nila iyon gagamitin. For example, an eye in the middle of one's hand will be useful for looking around corners. An eye at the back of one's head could be helpful for seeing what is happening in the background. Yung mga bata dito sa formal operational stage, hindi lang sila basta nag-iisip. Iniisip rin nila kung paano nila magagamit yon, ano yung reason nila, bakit yun yung napili nilang place kung saan sila magkakaroon ng extra eyes. Creative ideas represent the use of abstract and hypothetical thinking, both important indicators of formal operational thought. Deductive logic. Jen PJ believed that deductive reasoning becomes necessary during the formal operational stage. Sa nakaraang talakayan natin tungkol sa concrete operational stage, kung matatandaan nyo, ang nabanggit doon na way ang ginagamit ng mga bata is yung inductive logic or inductive reasoning. Deductive logic requires the ability to use a general principle to determine a particular outcome. Science and mathematics often require this type of thinking about hypothetical situations and concepts. Ang clue nyo kapag sinabing deductive logic is general into specific. Kabaligtaran lang siya ng inductive kasi sa inductive, specific to general. Next is abstract thought. While children tend to think very concretely and specifically in earlier stage, the ability to think about abstract concepts emerges during the formal operational stage. Yung mga improvement, development, pag-grow ng bata sa mga unang stages tulad ng sensory motor, pre-operational, tsaka conventional. Yung pag-develop ng mga bata sa mga unang stages tulad ng sensory motor stage, pre-operational stage, tsaka concrete operational stage, lahat yun nadadala nila dito sa formal operational stage. Hindi yun nawawala, bagkus nadaragdagan pa or na mas nai-improve pa. Instead of relying solely on previous experiences, children begin to consider possible outcomes and consequences of actions. This type of thinking is important in long-term planning. Sa nakaraang video tungkol sa concrete operational stage, nabanggit ko na doon na nababawasan na yung pagiging egocentric nila. Ibig sabihin, nakikita na nila yung paniniwala or pananaw ng ibang tao, naiintindihan na nila iyon. Kaya dito, sa formal operational stage, ang ginagawa na nila is sa mga desisyon nila, sa mga solutions na naiisip nila sa isang problema, iniisip nila kung ano yung magiging epekto noon sa mga taong nasa paligid nila. Ibig sabihin din noon, nagiging accountable na sila sa mga decisions na ginagawa nila. Next is problem solving. In earlier stage, children use trial and error to solve problems during the formal operational stage. The ability to systematically solve a problem in a logical and methodical way emerges. Kapag sinabi nating trial and error, lahat ng ways gagawin and kung ano yung matiming na tama, ayun yung magiging tamang sagot. Pero dito, sa formal operational stage, hindi na trial and error yung ginagamit.
Kumbaga, iniintindi muna, inuunawa muna yung situation bago gumawa ng solusyon. Children at the formal operational stage of cognitive development are often able to plan quickly and organized approach to solving a problem. Sa mga nakaraang stages, ang ginagawa is trial and error. Ibig sabihin, kung ano lang yung maisip agad na solusyon, ayun agad yung gagawin. And then kapag hindi yon naging effective, iisip ulit, tas gagawin ulit. Pero dito sa formal operational stage, hindi na ganun mag-isip yung mga bata. Ang ginagawa na nila is nagpa-plano sila, ino-organize nila yung mga bagay bago nila subukan dun sa problem. Hypothetical deductive reasoning. John P. Jay believed that what he referred to as hypothetical deductive reasoning was essential at this stage of intellectual development. At this point, teens become capable of thinking about abstract and hypothetical ideas. They often ponder what-if type situations and questions and can think about multiple solutions or possible outcomes. Katulad ng mga una kong nabanggit, yung mga bata dito sa formal operational stage, pinag-iisipan talaga nila yung mga problems bago sila makagawa ng solusyon. Hindi lang basta-basta, ay naisip ko to, okay na to. Hindi ganun. Pinag-iisipan nila, pinagpaplanuhan at ino-organize muna yung mga thoughts nila bago i-apply doon sa problema. Well, kids in the previous stage, concrete operational stage, are very particular in their thoughts. Kids in the formal operational stage become increasingly abstract in their thinking. As children gain greater awareness and understanding of their own thought processes, they develop what is known as metacognition, or the ability to think about their thoughts as well as the ideas of others. Dito, nabanggit na yung isa sa mga keyword kapag pinag-usapan ng cognitive development. Ito yung tinatawag or yung term na metacognition. Ibig sabihin, yung mga nasa isip nila, iniisip pa nila ulit yun ang paulit-ulit. Halimbawa, tama ba itong naisip ko? Ano ba magiging consequence nito kapag ginawa ko? O kaya naman, ano kayang mangyayari sa mga tao na sa paligid ko kapag ginawa ko yung desisyon na to? Ito yung source ko sa mga written information na nakasulat sa bawat slides. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!